Magandang araw ulit mga kaibigan. Isa na naman po tayo ang aking iluluto. Ito ay ang beef mechado. Ang unang gagawin ko ay titimplahin ko muna yung pang-marinate ng karne. Ito ay 1 half cup of soy sauce. One tablespoon of sugar. Two tablespoon of oyster sauce. One fourth cup of lime juice or lemon juice or pwede rin gumamit tayo ng calamansi, 6 na piraso. Mix lang natin. Then 1 teaspoon of ground black pepper. Haluin lang natin ng mabuti. Magsiset aside ako ng konti pangbabad ko sa liver. Mamarinate ko na itong beef. Ito ay 3 pounds of beef. Hiniwa-hiwa ko na ito ng bite size, pa-cubes. Liver, 1 pound. Hiniwa-hiwa ko din siya ng pa-cubes. Ngayon, imamarinate ko siya ng 1 to 2 hours. Or magdamag. I-mix lang natin ng mabuti para sumiksik yung lasa ng marination. Lalagay ko din yung pang-marinate ng liver. After 2 hours, ito na yung minarinate kong beef kanina. So, pwede na tayong mag-start magluto. Kaya, katulad ng sinabi ko, pwede natin i-overnight na ibabad. Pwede rin kung nagmamadali na tayong magluto, pwede rin iluto na natin after 2 hours. Ito na rin yung liver. Uumpisahan ko naman magluto mga kaibigan. Una, lalagyan natin ng mantika ang kawali, mga 4 tablespoons. Ang una kong ginagawa ay piniprito ko muna yung carrots at saka patatas para hindi siya maging malabsa. Tapos sineset aside ko pagkatapos. Isa ko muna. Para maging chunky o makunat-kunat. Kapag medyo nag-brown na siya ng konti, pwede na natin hanguin. Browning lang natin sa mga konti. Set aside din natin sa ulit. Medyo nagbago na ng kulay. Naging luminous na siya. Kaya pwede na
natin ang start na tayong mag-isa ng kasita. Lalagay ko na yung bawang. Yung apoy natin, lagay lang natin sa medium heat. Para hindi siya masunog kaagad. Maglalagay, igigisa ko din yung anato o yung pampakulay at swete para mas matingkad ang kulay. Nalagyan ko lang siya ng mga isang kutsarita o 1 teaspoon. Tapos lalagay ko din yung sibuyas. Ang luya. Igisa lang natin ng mabuti ang sibuyas para mas maging malasa ito pag naihalo ang karne. Lalagay ko na ang karne. Isasama ko pati yung sabaw na pinagbabaran. Ngayon, pwede na natin palakasan ang apoy ng kalan. At igisa lang natin siya ng mabuti hanggang lumabas yung mantika. Tatakpan ko muna siya, tapos para kumulo at kapalambot ng konti yung karne. Pero palagi natin itong ihalo in between. After 3 minutes, check ko. Ayan na siya mga kaibigan. Ihalo ko ulit. Tatakpan ulit habang naantay natin mapalambot at kumunti yung sabaw. Maghugas muna ako ng mga ginamit kong mga plato. After 5 minutes mga kaibigan, check ko ulit. Medyo kumunti na ang sabaw. Natin yung karne kung medyo. Pwede na natin painaan konti yung apoy hanggang sa medium flame para hindi siya kaagad masunog. Kailangan pa ng konting palambot ng karne kaya tatakpan ko siya ulit. Dadagdag ako ng 2 cups of hot water para hindi siya masunog at para mapalambot pa ng konti yung karne. Ihalo natin. Ihalo ko muna siya. Tatakpan. Lalagyan ko din siya ng star anise. Ito ay optional lang mga kaibigan kung wala kayo nito. Pampabango. After 15 minutes, check ko.
lalagay ko na yung tomato paste na 156 ml. Lagay ko na rin yung liver. Pero hindi ko isasali yung pinagbabaran. Kasi napunta na doon sa pinagbabaran yung lansa ng liver. Ilalagay ko na rin yung pasas para lumambot siya at tumamis-tamis. Optional lang din yung pasas. Kung wala kayong pasas na pangpatamis niya, pwede yung dagdagan ng, lagyan na lang ng asukal mamaya. Depende sa inyong panlasa. Magdadagdag ulit ako ng isang cup ng water. Medyo malapot na siya. Lalagay ko na rin yung patatas at saka carrots. At ang green beans. At ang hotdog. Ang parami. Ilagay natin yung kalan natin sa medium high hanggang kumulo. Luto na ang beef mechado. Halina kayo at kain na tayo. Magandang araw sa ating lahat. Please don't forget to like and subscribe my channel, Aling Patrings TV.